Hujan. Oh, sige. Ako tapos na ako. Sige, ako naman comment ha. Ako okay, susunod. Okay, sa sige, mag-hide muna kayo para may ano, may thrilling ba? Ayan, di ba? Oo, oh, ang ganda ng record eh. Okay, shout out po lahat. Shout out po sa lahat ng P2P family, lalo na kay Tatay Andro, sa lahat ng families naman, salamat talaga at umabot tayo sa about 68 viewers kanina. Basta si Tatay Andro talaga mag-perform, talagang hatak na hatak. Eh, well paid naman talaga, well pay off naman talaga yung pagdalo nyo sa presentation niya. Well, sa American Pie, itong American Pie, isa sa pinakamahirap na song. Kasi nga, ito din yun ang pinakalonggest song. It's about 8 minutes. So, aside na i-memorize mo yung the whole lyrics na ang haba-haba, napakabilis pa ng speed. I mean, napakabilis pa ng rhythm niya. Okay, so maganda yung pagka-deliver ni Tatay Andrew sa American Pie, sung by Don McLean. Yun. Medyo nabitin lang ako konti doon sa portion ng Man, I dig those rhythm and blues. Ayun. And sa sikat performance naman ni Tatay Andro, which is nga yung lip-sync na pagpapatawa, napakagaling. Talagang na-expound ni Tatay Andro kung paano mapaganda yung presentation na when it comes to lip-sync and impersonification. And yun. Ang ganda ng pagkapresensya, talagang napapatawa tayong lahat. Hindi lang ako, siguro kayo din. And napaka-versatile ni Tatay Andro when it comes to talent. So kahit anong talent, mayroon talaga siya. And tama nga sila, ito sa imo talagang si Tatay Andro na nakagawa ng mga ganyan. So ang dami-dami talagang talent ni Tatay Andro ang talagang tunay na talentado. Well, Tatay Andro, congrats and good luck. Okay, next. Yan, next, judge. Hello! Ito, nagparada muna ako para makapag-judge kay Tate Andrew, no? Yung kinanta niyang una, at sir, I would like to, ano pala, salamat sa mga viewers muna. Na-observe ko lang dito, kung si Tate Andrew ang nagpe-perform, ang daming mga viewers. Umabot ng 68. Now, pupunta ngayon ako sa performance of judging. Yung talent ni Tate Andrew nandyan na, yung stage performance nandyan na rin, and gusto kong mag-comment about the song that he sang, inspired and composed by Don McLean, as Boss Kel said. Kailangan ba si Don McLean was 15 or 13 years old at that time? No, si Don McLean at time is newspaper boy. Nakita niya yung headline na si Buddy Holly was died by a plane crash. So at that time, na-inspired si Don McLean to write that song because of Buddy Holly. If you know, Buddy Holly was a musician also noong 1969 or something like that. When that song was launched by Don McLean, it was November 1971. Hindi pa ako pinapanganak noon. Pero, and then, sabi ni Don McLean, he wrote that song because gusto niyang i-brought out yung point of view niya about politics and what happened in America. Yun ang ano, na, kaya napakaganda yung song na yan, kaya nag-boom yung song na yan. That was in a song by Tate Andrew. Tate Andrew, you deliver it well, you sung it well, you entertain as well too. And gustong-gusto ko rin yung second song mo, na very lively ka. And then you know what you're doing. And congratulations, Tate Andrew. And good luck. Yun lang po. Next po. Silingan, where are you na? Here na me. Ma'am Tracy, where are you? Akin po. Yung concert namin before, yung American